Okay guys, good morning, welcome po sa aking YouTube channel. So today's video ay gagawa po tayo ng pattern ng Our Lady of Fatima University, pero sa MedTech po ito. MedTech, Medical Laboratory Science Uniform para sa first year college. So, ito po yung ating gagawin, terno po yan, terno. Ayan. So, yung ating ano, yung ating tawag dito, yung ating size, ito. Okay. So, yung magiging size natin, ito po. Ayan. Kita ba? Ayan. So, ito yung magiging size natin. Ayan. Bali, ito, pinapa-customize lang siya, kaya medyo malaki po yung sizes. So, yung shoulder ay 16.5. Ayan, yung shoulder niya. Shoulder niya, 16.5. Tapos, yung bust line ay 48. Yung figure niya ay 20. Tapos, yung waistline niya ay 50. Tapos yung blouse length niya ay 28. At yung armhole niya ay 24. Tapos yung hips wide niya ay 57. Tapos yung muscle niya ay 17. Yung arm length niya ay 9. Ayan, malaking bata siya. Tapos yung palda niya, ito po yung palda para dito sa terno. Ang hips 1 niya ay 57. Ang hips 2 niya ay 60. Tapos yung kanyang waistline ay 48. At yung length niya ay 25. So, yan po yung ating susundin. Ang gagawin natin ay magkakat na tayo ng tag dito ng pattern. So kailangan, bago po kayo gumawa ng inyong mga blouse, ng kung ano-ano man dyan, kailangan meron na kayong pattern. So now, ito yung susundin natin, ha. So tabi muna po natin yan, at tapos gagawa po tayo ng pattern. So kailangan lang meron kayong pattern paper. Ayan. Ito yung pattern paper natin. So, ang uunahin ko ay yung madali. Yung madali lang. So, madali lang muna ang gaanahin natin para kitang-kita nyo. Okay. So, di ko alam kung kitang-kita dito or nilipat natin yung ating camera. Okay guys, so palda muna yung gagawin natin. Ayan, sa palda, kailangan mayroon tayong 1 1/4 na buhit muna dito. Buhitan muna natin dito sa, ayan. Okay, so guguhit muna tayo dito para ayan. Mag-guhit muna tayo dito guys para sa bewang. Ayan. Hindi ako masyadong expert pero makakagawa na ako. Kasi ayan po. Guhit muna tayo dito, ha. Parang hindi nakikita, no? So, dito tayo. Lipat natin yan. Ayan. Okay. So, ang unang gagawin natin ay sukat muna tayo ng bewang. Waistline muna. 48 yung waistline niya. So, pag bewang kasi,
48. Oh, ayan. Dito yung 48. Pag samahin nyo lang po yung medidang ganyan, divide 4 natin. Di-divide 4. Ayan. 48 divide 4, 12. 12 ang bewang. Sa front, ay, sa ano muna to front? Ayan. Okay. So, dito, kita nyo po ba? Ayan. So, dito, 12. 48 divide 4, no? So, dito siya. Ayan. Tapos, ang gagawin natin, mag, ano daw muna tayo ng 1 and 1 fourth. 1 and 1 fourth. Okay. Ang 1 and 1 fourth muna. Mag, ano tayo dito. Magpas muna tayo ng 1 and 1 fourth kasi yun yung ano niya, waistband. Okay. Tapos, guguhitan na natin yung hips 1 niya. Ang hips 1 niya ay sa 5. Yan yung sinabi ng mentor ko. Sa 5 ang hips 1. Ayan. Guhit muna dito, ha. Ayan. Tapos, yung hips 2 ay sa 10. Yan yung sabi niya. Okay. So, ito lang po yung sinusunod ko yung ano ng mentor ko. Tapos, yung length niya, guguhitan mo na rin yung kanyang length. Ang length niya ay 1 in 1 fourth minus 25 dito. Sa 25 na yung length niya. Ayan. Okay, 25, 1 in 1 fourth, tapos 25 dito. So, ang una, ayan. So, ang una pong gagawin ay mag-guhit muna dito sa taas. Guhit muna sa taas, diba? Tapos, mag-akyat kayo ng 1 in 1 fourth. Ayan, akyat ng 1 in 1 fourth. Okay. Sa una, gagawin nyo muna 1 in 1 fourth akyat. Tapos, sa first na number 5, yun yung guguhitan natin para sa hips 1. Hips 1 yun, no? Hips 1. Guguhitan natin hips 1. Ayan. Tapos, sa 10, di ba mayroon siyang ano? 1 in 1 fourth na ano? Oh, number 10 naman, yun yung hips 2. Number 10. Ayan, wait na naman tayo dito. Hips 10, hips 2, number 10 sa medida. Ayan. Yan, yung unang guhit, pangalawang guhit, pangatlong guhit. Pang apat na guhit, ito na yung pinaka-length. Ang length niya, ito yung length niya, 25. Okay. Length niya ay 25. Ayun. 25, yan ha. Ayan, 25. Sa 25 yung kanyang length, guys. Masyado siyang matangkad na bata. Ayan, ha? 25 ang length.
Ayan. Yan yung 25 yung length niya. Sabi muna natin ito. Tapos, ang bewang niya, 48, di ba? Ang bewang niya, 48. O, 12. 48 yung bewang niya. Ibig sabihin, 12. Ayan. Di-divide mo kasi sa 4. Yan eh. 48 divide 4. Ayan, ha? So, divide 4. Ganyan mag-divide. 12 siya. So, ngayon, gagawin mo niyan. Kukuha ka nito. Ito. Ito yung hips ruler. Paganyan. O, para sa pencil cut niya. Diba? Nakita niyo ba? Yan. Tapos, buwitan niyo na. Ayan. Ito na yung magiging sukat niya. Ayan. Adjust niya lang doon. Oop. Ayan. So, ito na po yung ating magiging front. And pagka naman sa back, ito yung front natin, no? Front natin. Pag naman back, bababa kayo ng half inch dito. Mag-guhit lang kayo dito ng half inch. Baba lang. Mas mababa ng half inch. Yun ang nasabi sa akin. Guhit lang kayo dito ng half inch. Ayan. Kita ba? Guhit lang ng half inch dito. Dito sa bewang yun, ha? Dito sa bewang. Guhit kayo ng half inch para sa likod. Sa likod dyan, guys, ha? Kita nyo ba? Nakikita ba? Ayan. Ayan na. So, ito na po yung ating front and back. Yan na yung, guys, ha? Front and back na palda. Yan na yun. So, ngayon, gagawin natin tatlo natin. Sa tela na tayo mag-aano niyan. Cut niyo na po ito, ha? Yan, kakat niyo na po ito. Okay. Ano lang si Tago? Ah, nako. Meron nga pala ng tax to. Sorry. Mag-additional pala kayo ng tax dito. Nakakalimutan ko. May tax nga pala to. Sorry. Ang tax pala ay 3.5. Yan. Pag nag-tax kayo, dito sa 3.5, ayan, 3.5, tapos 4.5, yan yon. Tapos yung, ano niya, dito 6, 6 po, dito 6, ayan, hanggang dito. Pinaka, ano niya, sorry ha, may tax nga pala to. So, nakalimutan ko, sorry. May tax po pala to. 6. Dito yung 6. So, yung 3.5, dito yung pinakatahi nun. Sa 3.5. Kaya yung 4, 3.5, 4, at saka 4.5. Tatlong guhit, half inch.
dito kayo sa 4 magdediretso. Dito kayo mag-straight ha. Straight na guhit lang. Ayan, tapos side ano. Ay, kita ba? Paganyan, pa-slide. Okay, paganyan. Oh, tapos buti hindi ko pa nagupit. Ayan. So, ito po yung tax. Ngayon, pagka pala sa bewang, may tax na pala to, sorry. Hindi ko napansin. Pag sa bewang, pagka may tax na ganyan, mag-a-add po tayo ng waistline. Diba 12 yung kanina? 12. So, add 1 inch, kaya magiging 13. So, dito pa lang tayo mag waistline. Kasi may tax siya eh. So, mag-a-add po kayo ng 1 inch pala. Sorry naman, guys. Ayan. Ayan. So, ang gagawin natin, add tayo ng 1 inch. Dahil may tax nga pala yan, mga mommy and daddy. Pagkapalda kasi ng adult, tsaka blouse, may tax po pala. Nakalimutan ko. Ayan. Magtatax po kayo. Pagpang-adult. O, ayan ha. So, nag-add tayo ng 1 inch. Kasi nga po, pagka nag-add ka ng 1 inch dito, ibig sabihin, ganun din sa back. So, 1 inch na kasi yan. Gagawin natin dito dahil nakat natin. Lagyan natin scotch tape. Okay. Dahil nakat natin siya, lalagyan natin siya ng scotch tape, guys. Ayan. Mas maganda nagkakamali kayo dito sa pattern kasi pwede pang baguhin yan, unlike kung doon sa damit. So mas okay pa rin na dito na lang tayo magmali sa ayan. Okay, ikakat na natin mga mami. Pencil cut. Medyo malaki yung bata, kaya ganyan po yung sukat niya. Talagang extra large po siya. Heavy large. Ayan, ba tawag doon? Okay. Pag sa pattern, sakto-sakto lang ang mga gagawin nyo, ha? Pero pagka nag-pattern na po tayo ng damit, syempre may mga allowance yan. Okay. So, ito na yung ating front and back pattern. Ayan. Pagka nag ano kayo sa back, ayun. Titupiin nyo lang po ito. Ganyan. Tutupiin lang. Ganyan, ha? Okay. Ganyan lang. Okay. So, next tayo ay ang ating blouse. Naku po, yun ang pinakamahirap, yung blouse. So, ito muna yung palda natin. Ayan, guys. Ito na po yung palda. Ayan. So, pencil cut po ito, ha? Pencil cut. Ayan. Paano gumawa ng pattern?